Sawang sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig mga ganid manluloko. Mapanglamang mga taong walang modo. Di makontento mga puro abusado. Sawang sawa na ako sa mga manggagamit. Puro magandang araw mga kababayan. Another episode tayo ng Sponsor's Confession. Diba? Ito matagal na sa akin na i-share ito ng ano ng ating viewer. Diba? Tingnan ko lang ha. Wait lang. Matagal nang na-share sa akin ng viewer to. Kaya lang ito yung tingin kong perfect timing. Diba? Para share ko sa inyo yung dapat ma-share. Okay. Ito'y tungkol kay ano kay Dan Ghost 20. 'Di ba? Nadaanan ko tong ano tong video ni ano ni Ghost Jove 29, tama ba ako? Ghost Jove 29. 'Di ba? So pakinggan natin tong kay Ghost Jove. Parang meron silang inaaway na nag-comment na di umano daw ay fake ba? Hindi, pakinggan muna natin bago tayo mag-commento para talaga sigurado yung sasabihin natin. Play natin. Nandito tayo guys no sa pamamahay ni Dan Ghost 20. Kaya guys no, kasi sa lahat ng mga ano no, no nakabasa o nakapanood, nakatingin no sa ating sa social media sa aking FB feeds, talagang sinisiraan talaga tayo guys na isang gumagawa ng fake account no. Sheila Igos yung pangalan niya guys no. Kaya sa gabing ito guys no, pumupunta talaga ako dito. So di umano may gumagawa doon ng fake account na sinisiraan sila. Sa so, maintindihan ko ano yung sinira sa kanila. Sa bahay nila Dan Ghost 20. Kasi ang issue nila doon guys, sabi nila, sabi ng Sheila Igos na yan, na kunting sugat lang daw ni Dan Ghost 20, pinalaki ko para makahingi lang daw ng tulong. Kaya guys no, at lalo na sa iyo, Sheila Igos, alam kong manunood ka sa video na ito. Take note, ang pinag-uusapan natin dito yung sugat ha. Yung sugat. Para makahanap ka ng butas, no? Sa sasabihin ko sa inyo. Kasi talagang hinahanapan mo talaga ako ng butas. Kung saan ako magkakamali. Kaya panoorin mo ito. Hinahamon kita noon na pumupunta sana ikaw. Ikaw na muna. Sana pumupunta doon kanina ila Dan Ghost Dan Ghost 20 para may video kang makukuha o ma-interview mo yung mga magulang niya at saka si Dan Ghost 20. Pero anong ginawa? Wala kang video na may ipopost ano para ma-prove mo yung sinasabi mo sila Igos na maliliit lang yung sugat ni Dan Ghost 20. Kaya wala kang na-prove guys, Sheila Igos, no? So, ang issue dito, parang nagagalit si Ghost Jove 29. Excuse me. Makatila lang ako talaga. Nagagalit si Ghost Jove 29 dun sa di umanong fake account user. Kasi nga daw, pinalalabas na maliit lang daw ang sugat ni Dan Ghost 20. Diba? Pinalalaki daw niya di umano para makahingi ng tulong or pera, 'di ba? Then pinanood ko nga naman, 'di ba? To be fair, ito papakita ko sa iyo. Hindi pwedeng ipakita 'yung mismong sugat eh. To be fair, ako healthcare worker ako, 'di ba? Na alam niyo naman 'yan. To be fair, alam ko totoo naman 'to. Totoo naman 'yan, 'yang ano niya, 'yang
yung injury niya. Pero men, tingnan ko ha, obserbahan ko yung sinasabing sugat, 'di ba? Hindi naman talaga ganun kalaki. 'Di ba? Maybe may bali, may injury, pero sugat ang pinag-uusapan natin eh. Hala. Hala. Doon naman yan. Kung nangyari. Tingnan ko, double check ko lang kasi nadaanan ko ito. Ano lang yan? Oo, mali talaga yan. Pero dito, hindi siguro niya tinanong. Meron pa palang, wait, meron pa pala sugat sa taas. Diba? Ay, sa taas, sa baba. Nagiging fair tayo dito ha. Para makita natin. Sige, pwede rin natin. Para ni. Ano, ngayon? Ay, pinakita ba? Parang hindi naman pinakita. Wait lang ha. Kasi nakita ko dito, parang bali yata para ito eh. Pinakita ba yung mismo sugat? Oo, bro. Ay, I'm so sorry, hindi ko pwede pakita ha, kasi ano, ano siya eh. Madugo siya eh. Ano? Duk muna di. Oh, nyala. Oh. Ini. Wala ako. Ayan, pinakita niya yung sugat. At some degree, maliit naman talaga sugat. Hindi siya ganun kagrabe. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin degree ng sugat ha. Hindi yung extent ng injury. Maliit naman talaga. I'm so sorry, Ghost Job 29. Yung pinakita nyo, maliit naman talaga. Hindi siya yung sugat na malaki. Di ba? Okay. Yari sa yung parang sa inyo, hindi, subjective naman ang pagiging malaki. Niwala nga ako nakitang stitch eh. Yung tahe. Di ba? Parang superficial yung sugat niya. Alam mo yung may langib. Di ba? Parang ganon. Diba? Ako para sa akin, gusto ko maging fair para sa inyo ni Dan Ghost, pero talagang maliit yung sugat, men. Tingnan nga natin. May sugat dyan. Wag mo na, baka ano, baka masakit. Ha? Pero legit yung injury. Pero yung sugat, ganito kasi nakikita ko. Nakita ko kasi yung ano, yung video ni Dan Ghost. Pumunta ako sa channel niya. I'm so sorry men ha. Ayaw kitang ano kasi baka mamaya, 'di ba, may kapansanan si Dan Ghost sa facial picture niya. Kasi pagka inano mo to, yung simpatsya kasi ng tao nasa iyo eh. Pero alam mo, tatapatin kita. Marami akong complaint na natanggap sa iyo. Pero pinapalampas kita eh. Pero yung pumalag kayo dun sa nagsabing maliit yung sugat. Di, kung akong tatanungin, nurse po ako, licensed nurse ako, nakikita ko yung sugat, maliit talaga. Pero yung injury, buong paa. Pero yung sugat ang pinag-uusapan, maliit talaga. Nakikita ko kasi na habi na talaga ni ano ni Dan Ghost ang magparinig ng pera. Tapatan tayo. Di ba? Sabi niyo wala akong proof? Meron akong proof. Ayun oh, 'di ba? Ito oh, sinisend ni Dan Ghost oh. Ay nak, sorry. Nakita niyo pala 'yung sugat. Sinisend mo ah, private message niyo 'to. 'Di ba? Kasi aanuhin niyo ako ng patunay eh, 'di ba? Ikaw 'yan. May screenshot na sinend sa akin 'yung mga pinaparinggan mo ng pera. Nililigawan mo pa nga eh. Dan Ghost, 'di ba? Matagal na to, hindi ko pinapansin to until such time na nag-iiyak-iyak kayo dyan dahil may nambash sa inyo na hindi totoo yung, ay hindi totoo or maliit lang yung sugat. Totoo naman eh, na pinapalaki nyo lang yung kalagayan ni Dan Ghost eh. Para makapag ano kayo, puro kayo GCash. O isa pang patunay ha, ano yung kabugukan na ginagawa nyo. Sa totoo lang, hindi naman totoo yung mga kulto content nyo eh. Ano, tapatan tayo. Real talk tayo. Hindi totoo yung kulto content nyo, pero ginagamit nyo yung panghingi ng pera. Anong patunay ko? Papatunayan ko. Diba? Ako, hindi ko lang kayo pinapatunayan, pero yung paggawa nyo ng kabullshit na video na yan para kumuha ng simpatsya. Yes, yung simpatsya nasa inyo na eh. Diba?
nasa inyo na yung simpatsa. Men. 'Di ba kasi nga may injury, legit yung injury ni ano ni Dan Ghost 20. Pero the way kayong manghigop ng pera, tama ba yung term ko? Grabe kayo, men. 'Di ba? Ito yung other side ng pag-go hunting na hindi nakikita ng mga viewers nyo. Kung paano kayo manloko ng tao. O ito. Ha? Papakita ko sa'yo. Di ba ikaw to? Dan Ghost, hindi ako naninira dito. Kung naninira ako, demanda nyo ako. May mga proof ako. Di ba? Ang dami ko ng scammer na encounter. Huwag nyo ako susubukan. Pakita ko tong conversation nyo. O yan. Di ba ikaw to? Daniel ang name mo, di ba? Daniel. Oh. Daniel, pinakita mo to. Na yan ma'am, sugat. Bakit ka nagkasugat? Nataga ako ng kulto, ma'am. Delikado yan. Wala nga akong pambili ng gamot eh. Ikaw yan, di ba? Dan Ghost. Daniel. Ikaw yan eh, oh. Ano pa yung mga pinagko-comment? Meron nga, nililigawan ka OFW eh. 'Di ba yung ano, mag-explore kami kaya lang wala kaming allowance eh. Oh, 'di ba? Pati nga yung ano, nanghihingi kayo ng ano. Alam mo, normal lang naman yung ano, normal lang naman yung manghingi kayo ng tulong eh kung talagang hindi nyo kaya. As a human, ako naranasan ko na rin 'yan. 'Di ba? Manghingi ng tulong pagka hindi kaya. Pero yung manloloko kayo katulad nito, men. 'Di ba? Yan, papakita mo lang yung dugo na 'yan. Ba't ka nagkasugat, nataga ka ng kulto ka mo? Napakasinungaling mo, men. 'Di ba? Huwag ganyan. Kaya tuloy napapansin nyo, walang views yung video mo eh. 'Di ba? Although na 4,000 na yung subscribers mo, Dan Ghost. 900, magkaparehas tayo ng view. Or mas malaki ka pa ng konti. Pero kumpara sa mga ibang ghost hunter, wala. Kasi, men, yung mga style nyo, di ba? Peke na nga yung content nyo, tapos kinakapitalize nyo pa panghingi. Huwag ganun! Ito yung, ano ha, napatunayan naman na eh, ito yung conversation na, ano, ito yung conversation na pakita ko lang sa inyo ha. Ito yung mga screenshot pa ng ibang conversation mo. Di ba? Yung nanghihingi ka ng pera. O ito pa yung ano, nililigawan mo yung ano dito eh. Miss call ka ng miss call do sa OFW men eh. 'Di ba? Saan na ba 'yon? Kilabutan naman kayo sa ano? Sa ganyan. Ayaw lang magpakilala yung ano, ito nga oh. Na-screenshot pa nga yung ano mo eh. Yung pag video chat mo eh. Gusto mo talaga video chat, 'di ba? Ayan oh. Daniel Rabanes ang name mo, 'di ba? Oh. Mag-explore ako ngayon, ma'am. Bakit hindi ka makasagot sa tawag ko, ma'am? Diba? Paano pinipilit mo na sagutin ka ng ano eh? Bakit ka tumatawag? Manghihingi ka ng pera? Diba? Oh, sinasabi mo dito, sige, wala kasi akong allowance. Tapos sabi mo gano'n, oh. Tapos sabi gano'n nung kausap mo, may tanong din ako sa'yo, ano yon? Talagang ano, talagang pinapakita mo, laging bungad mo, allowance men eh. Diba? Talagang ang gusto nyo, manghingi lang talaga ng pera. Hindi sapat sa inyo yung views sa YouTube. Kailangan nyo ng pera. Bihira kayo. Huwag kang magtatampo sa akin, Ghost Job 29. Talagang manghihingi ng pera yung kasamahan mo na yan. Diba? Hindi pa ba sapat sa inyo yung kinikita nyo sa vlog? At kailangan manghingi kayo ng pera? Pakapala na lang to eh! Ito yung ibang side ng ghost hunting na hindi nakikita ng mga tao. Madalas sa inyo yan! O ayan o. Wala kasi akong pang-allowance.
Basahin nyo, Daniel, ano, wala kasi akong pang-allowance. O tapos, sabi nyo, may tanong, ano po yung lab? O, ano yung lab? Lab na ang tawag mo doon sa OFW? Eh nga, nag-send ka nga ng picture mo, di ba? O. Totoo ba talaga ang kulto? O, bakit? Sama ka sa akin mag-explore? Di ba? Sama ka sa akin daw. Tapos sabi mo, wala kang asawa. Sabi mo dito, wala nga ba tong asawa? Hindi ha, ang dinidiscuss natin, wala na akong pakialam doon sa ibang details ng usapan niya. Ang dinidiscuss natin dito, nilulure mo yung ano, yung potential sponsor mo. Ano ba yan? Dan Ghost! Diba? Tapos ang kapal pa ng apog nyo! Na kayo ang maghinanakit sa mga kritiko nyo? Eh talaga naman ang hihingi kayo eh! Huwag na tayo magplastikan dito! Palagi, yes, yung injury, walang debate doon. Walang debate sa injury kung totoo yun o hindi. Totoo yun. Pero dinadagdagan nyo ng gravity yung ano eh, yung injury eh. Para lalo kayong kaawaan, o kita nyo naman, naiyak ako ang kalagayan ko ngayon. Oh. Diba supposed to be yung mga katulad mong ganyan, lumalaban sa buhay. Pero kinakapitalize nyo. Yung pagkakaroon nyo ng injury na kung tutuusin naman, hindi naman ganun kalakihan talaga. Dali lang nga, nag-add lang ha. Tinan mo naman kung gaano kayo gumawa ng video. Huwag nyo ako uululin. Nurse ako. Huwag nyo ako uululin, please lang. Na ano, yes, I know na mahirap maglakad, nakasimento yung paa. Pero anong gamot ang kailangan dyan? Libo-libo ba? You know yung mga ganyang video? Please lang naman, men. Please lang. Diba ako, hindi, pwede akong mahabag sa ganyan, ano? Pero yung ikaw mismo ang gumawa ng video sa sarili mo at nilagyan mo ng ganyang sound. Nagpapaawa ka nito eh. Hindi natin usapin to kung totoo yung sugat mo o hindi. Totoo yung sugat mo. Injury mo, totoo. Pero men, kinakapitalize mo eh. Kinakapitalize mo eh. Just imagine, gumawa ka ng video na ganyan tapos nilagyan mo ng sound. Anong purpose mo? Anong purpose mo? Bakit ano? Hindi ka ba nahihiya sa ganyan? Alam mo, okay lang na ito lang, pero may history ka eh. Nang panghihingi eh. Sinabihan mo pa na taga ka ng kulto dahil ano, wala kang pambili ng ano, ng gamot. Tignan niyo kung gaano ginawa ako. Siya mismo ang gumawa ng video na yan sa sarili niya. Okay lang kung ibang vlogger yung gumawa nito eh. Diba? Kaya tuloy ang ano, artificial yung datingan min eh. Hindi, ibibigay ko na sa inyo ano, tunay na may sakit. Ay, may sakit, tunay na may injury. Nahihirapan ka maglakad. Yes, we get that. Diba? Nakukuha namin yun. Sige. Kahit na nakita ko yung sugat, eh hindi naman ganun kalaki. Yung sugat ang pinag-uusapan ha. Hindi ko pa nakikita x-ray nito eh. Kaya hindi ko masabi kung ano yung extent ng damage niya. Pero sugat ang pinag-uusapan natin. Maliit. Wala nang stitch eh. Naglalangib. Ganun. Diba? Tapos ito men, no? Tapos ginawa mo ng video na ganyan. Ikaw mismo ang gumawa nito ha. Pinopromote mo yung ano mo, yung pagkakaroon mo ng ganyan. Tapos gumaganyan ka. Dito pa nga lang men, pang-uulol na to eh. Ginawa mo, pumayag kang gawin sa sarili mo yan? Magkaroon ka naman ng dignidad sa sarili mo. Hindi, sana maintindihan nyo ako, ano, maintindihan nyo ako na alam mo na agad, gumawa siya ng video na ganyan, na may sound effect na ganyan, na malungkot,
Tapos gumaganon-ganon siya. Tapos binibidyohan siya. Alam mo na yung purpose niyan. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? Gaguhan na lang tayo dito eh. Hello, what's up guys? Bahala kayo dyan. Diba? Eh siguro ano, nasisilip na rin siguro. Kasi kung akong tatanggapin yung modus to eh. Sa totoo lang, modus to eh. Hindi na ito usapin kung totoo yung sugat o hindi. Hindi na ito usapin kung nakaka-apekto ba sa pamumuhay niya yung sugat, yung injury niya. Yes, obviously, hirap siya maglakad, ano. Ewan ko lang kung talaga hirap siya maglakad kasi hindi ko naman nararamdaman yung nararamdaman niya. Pero obviously, 100% modus to. Sorry. I'm so sorry, Ghost Job 29. I'm so sorry, Dan Ghost 20. Diretsahan tayo modus to. Huwag na kayong magdahilan pa. Nabasa ko lahat ng mga conversation kung paano mo nililigawan yung OFW. Diba? Kung paano ka nagpadala ng dugo sa may ano ba yon? Tissue ba yon? Na sinabi mo may sugat ka? Na hindi mo nang pinakita yung mismong sugat? Tapos sabay parinig ka? Hindi ka naman talaga nanghihingi. Sa totoo lang eh. Nagpaparinig ka. Pero ngayon yata nanghihingi ka na dahil panay ang flash nyo ng GCash eh. Diba? God bless na lang sa'yo ano. Hindi ko pipigilan yung mga tutulong sa'yo. Pero ako, opinion ko, modus to. Bahala kayo. Di ko kayo pinipigilan, tulungan nyo yan kung gusto nyo tulungan. Pag tinulungan nyo yan, gagawa uli ng paraan yan na ano, madali lang pala eh, magpaawa ka lang pala eh. Diba? Pige, tulungan nyo. Popromote ko ha, tulungan nyo si Dan Ghost. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye. Tama na mas marami ng mulat. Ibaba peking bako, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin ka.